Ang mga lahi ng mga anak ni Noe. Ikasampung kabanata. Ito ang salaysay tungkol sa mga pamilya ng mga anak ni Noe na sina Shem, Ham, at Japhet. Nagkaroon sila ng mga anak pagkatapos ng baha. Ang mga anak ni Japhet na lalaki ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek, at Tiras. Si Gomer ay may mga anak din na lalaki na sina Ashkenaz, Rifat, at Togarma. Ang mga anak naman ni Japan ay sina Elisha, Tarshish, Kitim, at Dodanim. Ito ang mga lahi ni Japhet. Sila ang pinagmula ng mga tao na nakatira sa mga dalampasigan at mga isla. Ang bawat pamilya nila ay nakatira sa sarili nilang lugar na sakop ng bansa nila, at may sarili silang wika. Ang mga anak ni Ham na lalaki ay sina Cush, Mizraim, Put, at Kanaan. Si Cush ay may mga anak din na lalaki na sina Sheba, Havila, Sabta, Raama, at Sabteka. Ang mga anak ni Raama ay sina Sheba at Dedan. May isa pang anak si Cush na ang pangalan ay Nimrod. Si Nimrod ay naging magiting na sundalo sa mundo. Alam ng Panginoon na mahusay siyang mga ngaso. Dito nang galing ang kasabihang, katulad ka ni Nimrod na alam ng Panginoon na mahusay na mga ngaso. Ang unang kaharian na pinamahalaan ni Nimrod ay ang Babylonia, Erech, Akkad. Ang lahat ng ito ay sakop ng Shinar. Mula sa mga lugar na iyon, pumunta siya sa Assyria at itinayo ang Ninive, Rehoboth-ir, Kala, at Resen na nasa gitna ng Ninive at ng Kala na isang tanyag na lungsod. Si Mizraim ang pinagmula ng mga Ludeo, Anameo, Lehabeo, Naftu, Patruseo, Kaslu, at ng Kaftoreo na siyang pinagmula ng mga Filisteo. Si Kanaan ang ama ni na Sidon at Het. Si Sidon ang kanyang panganay. Si Kanaan ang siya ring pinagmula ng mga Jebuseo, Amoreo, Gergaseo, Hiveo, Arkeo, Sineo, Arvadeo, Zemareo, at Hamateo. Sa bandang huli, nangalat ang mga lahi ni Kanaan. Ang hangganan ng lupain nila ay mula sa Sidon, papuntang Gerar hanggang sa Gaza, at umabot sa Sodom, Gomora, Adma, Zeboyim, at hanggang sa Lasha. Ito ang mga lahi ni Ham. Ang bawat pamilya nila ay nakatira sa kanilang sariling lupain na sakop ng kanilang bansa, at may sarili silang wika. Si Shem na nakatatandang kapatid ni Japhet ang pinagmulan ng lahat ng Eber. Ang mga anak na lalaki ni Shem, sina Elam, Ashur, Arphaxad, Lud, at Aram. Ang mga anak ni Aram, sina Uz, Hul, Geter, at Meshek. Si Arphaxad ang ama ni Shela, at si Shela ang ama ni Eber. May dalawang anak na lalaki si Eber. Ang isa ay pinangalan ng Peleg. Dahil noong panahon niya, ang mga tao sa mundo ay nagkahati-hati. Ang pangalan naman ng kanyang kapatid ay Joktan. Si Joktan ang ama ni na Almodad, Shelef, Azarmavet, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Havila, at Jobab. Silang lahat ang anak ni Joktan. Ang lupaing tinitirhan nila ay mula sa Mesya at papunta sa Sefar, sa kabundukan sa silangan. Ito ang mga lahi ni Shem. Ang bawat pamilya nila ay nakatira sa sarili nilang lupain na sakop ng kanilang bansa, at may sarili silang wika. Ito ang lahat ng lahi ng mga anak ni Noe na nasa iba't ibang bansa. Sa kanila nagmula ang mga bansa sa buong mundo pagkatapos ng baha.